So yung rain or shine at saka Phoenix, game pa to nung nakaraan. No, so doon makikita na kapag you know, the team is yung opposing team is having size and athleticism. Ang Rhino Shen, mayroong mga veteran players, pero parang yung height advantage is nawawala. Okay? Lalo na pag yung import na si Jonathan Williams. Yun yung tingin ko. Kasi defensively, malaki ang naitutulong sa kanila ni Williams. Ilang pass break ng Rain or Shen yung napigil. Palay up na, biglang susupal pala ng Williams. So dapat puntos na sa Rain or Shen yung nawawala pa. Okay. So kulang. I mean, si Dewan Summers is parang pwede na siguro, pero wala lang tulong. Kaya ang mangyayari niyan, ang scapegoat niyan, si Dewan Summers, yung import. Pero hindi. Kulang yung Rain or Shine sa height. Kasi if you look at Meralco, may Almasa na sila, may Brandon Bates pa currently. Meron pa silang Norbert Torres na pwede mo i-complement sa dalawa na yun. So I think, you know, okay yung yung kasi sino pwede mong, if Gabe Norwood is going to be your point, sino yung isasabay mo sa kanyang matangkad din? Kasi kailangan ganun, may size ka na rin sa backcourt eh. Si Demusis, kaya siguro hindi mo mailagay sa 2 guard o sa 3. Diba? Si Macbello, hindi mo malagay sa 3. Macbello is an undersized power forward. Kaya pag yung Dewan Summers nasa ilalim, parang ang laking advantage na. Super laking advantage na ng Phoenix. Kapag yung kalaban yung Rain or Shine, advantage na agad yung import ng Phoenix over yung sa Rain or Shine. Mac Borboran is small forward, nagiging power forward, which is wala naman siya sa UE na. Kung nasa UE pa si Mac Borboran, pwede. Eh, nasa PBA na to. So, undersize. I think, undersize. Doon mo makikita na lack of size is evident. Kasi may rim protection yung ano. Kaya mo, pag nakakasupalpal, pass break. Swerte pa, gumaganda na yung laro ni Tyler Teo. JB Mokon is playing his usual self. Paano mo tatalunin yung ganun? Di ba? Kasi meron silang Perkins eh. Meron silang Perkins na pwedeng sumabay dun sa, may Perkins sila, may JB Mokon sila. Then lumalim pa yung backcourt nila dahil na-drop nila si Richie Rivero. Lumalim pa yung backcourt noon dahil na-drop pa yung Phoenix. So, lumalim sila. Yung mga Rain or Shine players is playing undersized. Except for Gabe Norwood. Kasi pwede mo namang iangat si Demusis in a guard position. Pwede mo ilagay si Demusis sa backcourt. Pwede nga siyang off guard actually. Kasi lalaki yung backcourt mo once ilagay mo dun si Nick Demusis. Di ba? Kahit si Asistio o si Sean Ildefonso. Di ba? Yung Mamuyak din, di ba? Diba, sino yung pwede mong kung Reynan Batak is your point guard, di ba? If Reynan Batak is interchangeable, dapat yun sa tingin ko, sa akin lang. Si Gabe at saka si Ray, interchangeable yan. Then, iangat mo si Belga sa 4. At tapos mayroon kang 5 athletic. O yung import mo, gawin mong 4. Then, may import kang long and athletic, kagaya nitong Jonathan Williams, papalag ka na nun. So, yun lang po.